بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي أن العبادة حمد لله ولا تصرف أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. سنقول ناتين سنقرأ ناتين فبهارا نعم ناتين عبادة أي هندي معارف إبقائي كاي كنين من إبقائي فارنا نمس الله سبحانه وتعالى. نعم أقسام الدعاء نأخذ أقسام الدعاء. ngayon pag-aaral natin ang mga bahagi ng دعاء panalangin. الدعاء قسم إلى قسمين. Ang دعاء ay nahati sa dalawang bahagi. دعاء عبادة ودعاء مسألة. Una ang دعاء العبادة at pangalawa ang دعاء المسألة. دعاء العبادة صرف الغيرة للتكبر كمن صلى وصام حج لغيرها. At ang دعاء العبادة sino man ang magbigay ng دعاء العبادة sa iba tulad ng saum, fasting, at yung sala, at yung hajj, kaya nakagawa ng shirk, akbar. At thani dua mas'ala, dua talab, kulna ang qasim ila qasmi. At ang pangalawa, yung dua mas'ala, at pinanggit natin na ang dua mas'ala ay nahati sa dalawa. Bima la aqdir ala illa Allah, sarfu la ghayri la shirk akbar, talab al walad al rizq madal min al amwal. Una, sa bagay na walang makakagawa ito maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng pag-ibig ng anak dun sa mga patay. أما الطلب من المخلوق فيما يقدر عليه قلنا يصح بشروط أربعة. At ang pag-ini sa mga tao na sa kanilang mga bagay na kinakaya nilang ibigay sa iyo, meron tong apat na kondisyon. أن يكون الطلب من عيلة ميت. Dapat ang pag-ini ay mula sa isang buhay at hindi sa patay. وحاضر لا غائب. At kailangan present siya at hindi siya absent. وقادر لا عاجز. At meron dapat siyang kakayanan ibigay sa iyo at hindi pwede yung wala siyang kakayanan. ونعتقد أنه سبب. Kailangan maniwala ka na binigay niya sa'yo, hindi siya yung mismo nagbigay. Magkusayan ka pamaraanan. Allah subhanahu wa ta'ala ja'al lana al-asbab imma asbab syar'iyya o asbab hissiyya. Asbab syar'iyya mitra ruqya syar'iyya o asbab hissiyya mitra dawa. So Allah subhanahu wa ta'ala binigyan tayo ng dalawang kapamaraanan. Una, yung kapamaraanan na nabanggit sa Islam. Pangalawa, yung kapamaraanan na physical. الآن الإنسان إذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببه فهذا صحيح. يعتقد مثلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده رفع المرض وأخذ يقرأ على بطن المدين ألم في البطن قرأ الفاتحة هذا سبب شرعي أو أخذ حبة من الدواء وشرب وشرب هذا سبب حسي. نعم. So, dapat yung ating kapamaraanan, yung sabab, kailangan maniwala tayo sa mga bagay na ginawa kapamaraanan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay isang kapamaraanan. Katulad ng paggamit natin ng rukya, syar'iyya, yung rukya na nabanggit sa Quran, nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sa asalna. Aw akad shayin ng dawa o syarif, hala sabab hissi. O kaya naman, tayo ay gagamit ng mga inom na pag-inom ng gamot. Itong mga bagay ito ay kapamaraanan na pang-physical. وإذا اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب هذا شيء قصر مثاله بعض الناس يعلق على البيت رأس الثوب أو بعض الحيوانات أو بعض الكتابات أو يضع نعل قديمة نعم أو كذا sino man ang maniwala at ginawa niyang sabab ang isang bagay na hindi naman ito ginawang sabab o kapamaraanan ng Allah subhanahu wa ta'ala siya isang nakagawa ng maliit na shirk. Katulad ng pagkasabit ng mga agimat o mga anting-anting sa mga bahay at ano pang mga gawain na ito. Aw yala ala siyarat, yani khirak, aw na'al kadima, aw ba'am al-a'adha min al-hayawanat, na'am. So, katulad ng paglalagay ng mga anting-anting sa mga sasakyan para hindi masira o para hindi mabumbo at lahat ng mga bagay na ito ay minimalist. Limang natama natin ang siya? Bakit kaya lagay ang mga bagay na ito sa iyong mga bahay? قال أضعها لأن الله سبحانه وتعالى جعلها سببا لدفع العين. قل هذا الشرك أصغر. لأن الله لم يجعلها سببا لدفع العين. Pag sinabi mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala kanyang ginawa itong kapamaranan, sabihin natin ito ay nakagawa ng shirk. Dahil ang shirk al-asghar. Dahil ito ay hindi ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapamaranan. وإذا قال لا هذه الأشياء هي التي تدفع جن الشياطين لله سبحانه وتعالى هذا هو الشرك الأكبر. Kapag ka ikaw ay maniwala na ang mga bagay na ito sila yung nagdalayo sa iyo mula sa mga kapinsalaan katulad ng mga jin o anumang mga bagay na nalalayo sa mga jin ikaw ay nakagawa ng malaking shirk. Na'am.
إذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب هذا يصح جاهل. Kapag ikaw ay maniwala na ang isang bagay na yan ay kapamaraanan, na ginawa ito ng kapamaraanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay tama. وَإِذَا اَعْتَقَدُ وَجَعَلْ مَا لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَبَبْ سَبَبْ هَذَا الشِّرْكِ أَصْغَرُ. Kapag ikaw ay maniwala sa isang bagay na ginawa mo siyang kapamaraanan pero hindi naman ito ginawa ng kapamaraanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nakagawa ng maliit na shirk. وَإِذَا اَعْتَقَدَ أَنَّ الْأَسْبَابَ هِيَ الْمُؤَثِّرَةُ بِذَاتِهَا وَبِهَا جَلْبَ الْمَنَافِعِ وَدَفْعَ الْمَضَارِّ هَذَا هُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ. Kapagka ikaw ay maniwala na ang kapamaraanan na ito, siya yung nagbibigay ng epekto, siya yung nagbibigay ng paglayo mula sa mga bagay-bagay, pinsalaan, o siya yung nagbibigay sa iyo ng biyaya, ito ay nakagawa ng shirku akbar, malaking shirk. Naam, andana kadalik ang khawf, andana khawf, ibada, wa ta'zim, wa sir, takhaf min Allah, wa lihada ta'bud Allah subhanahu wa ta'ala. Yani taf'al al-ta'at, وتخاف من الله ولا تأتي المحرمات هذا خوف عبادة والتعظيم والسر. نعم. ميرون تايوم أورينا خوف وبكتاكم. Ito yung خوف na ibada at pagdakila at palihim. So wala kang ibang nakatakutan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. صرف هذا الخوف لغير الله شركا أكبر. At sino man ang magbigay ng خوف na ito, yung pagkatakot na ito, binigay mo sa iba, itong pagkatakot na ibada o pagdakila at palihim na ito na dapat lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala at binigay mo sa iba, ito ay nakagawa ng shirk akbar. وعندنا خوف طبيعي جائز لا يلام على العبد يخاف من النصوص يخاف من النار يخاف من قطع الطريق. نعم. At meron tayong uri ng خوف o pagkatakot na kung saan ito ay natural ng pagkatakot lamang. Katulad ng pagkatakot natin sa mga pagnanakaw, takot natin sa mga mababangis na hayop, ito ay pagkatakot na pinapahintulutan. وعندنا خوف محرم مثاله طاعه المخلوق في معصيه الخالق. At meron tayong uri ng khawf na kung saan ito yung khawf na muharram o pinagbabawal ng pagkatakot. Halimbawa nito, yung pagsunod mo sa isang tao na ang kanyang inuubos sa iyo ay pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. وعندنا الذبح ينقسم الى ثلاثه اقسام. At ang meron tayong dhabh o pagkakatay ng mga hayop, ito ay nahari sa tatlo. Dhabh lillah. Ito ang pagkatay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-dhabh al-hadyi wal-adha'i was-sadaqat. Katulad ng pagkatay natin ng mga kurban, mga udhiya, mga sadaqat na mga kinatay natin. وعندنا ذبح لغير الله محبة وتعظيم الشرك أكبر كالذبح للجن أصحاب القبور. Meron tayong pagkatay maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng pagkatay o pag-aalay ng mga kinatay sa mga jin, sa mga kubur. At ito ay uri ng shirk akbar. نعم القسم الثالث ذبح جائز يذبح حتى يأكل يذبح لأنه جزار يبيع اللحوم. Meron tayong uri ng pagkatay na kung saan ito ay pinapahintulutan, buba. Katulad ng pagkatay natin na bibili natin para kainin natin. Okay? So ito ay pinapahintulutan. وعندنا النذر ينقسم إلى قسمين نذر لله ونذر لغير الله. At meron tayong نذر. At itong نذر na ito ay nahati sa dalawa. Yung نذر na para sa Allah subhanahu wa ta'ala at yung نذر para sa iba maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. At نذر لغير الله شرك أكبر. Yung نذر na inaalay mo sa iba maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala ito ay شرك أكبر. نعم. أخذنا قسم الدعاء قسم الدعاء إلى قسمين. So nakuha natin yung dua at yung dua na atin sa dalawang uri. والخوف ثلاثة أقسام. At yung pagkatakot, yung khawf ay sa tatlong uri. والذبح ثلاثة أقسام. At yung pagkatay, yung dhabh sa tatlong uri din. والنذر ينقسم إلى قسمين. At yung nadhar ay naatin rin sa dalawa. والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.